yung liguan natin, Chad. Sobrang ganda ng liguan. Malamig yung hangin. Hindi, yung hangin na malamig, pero yung tubig mainit. Ligo ka raw eh. Dito yan. Sobrang ganda dun eh, pag hindi ka naligo. Yan nga ang pinupuntahan ng mga turista para lang maligo sa lugar na yan. Tiyaga lang tayo dito ng antay ha. Kasi sabang dami nga sa bagay. Paulit ko lang. Malamig yung tubig niya. Parang yelo. Gusto ko nang tumalon kasi lang may maraming mga turista. Mga turista yung mga yun. Tapos yun. Ito ang sarap. Maligoy. Medyo mga 2 feet siguro siya. Mga 2.5. Hey, ako lang. Yo, break it down, yeah. We are here. We are helping Ronald to do some photography and videography. Looking for a right angle for the video. Oh, it's difficult to get there. Bago na yung nasa kasi ito dati wala pa yung matigat to kasi yung inaapakan namin dati hindi pa ganito ngayon lang na kakaibang
Kaya siguro nila ganun ang para maprotektahan yung ano, mga white sand. Yan ito yung Nosa Heads. Tapos yung mga bahay dito, mga parentahan yan. Ayan. Mga vacation house, pwede kayong renta ng buong bahay for good for 2 days, 3 days, 1 week o isang buwan yun. Pero medyo mahal mga bahay yun. Tapos yung iba din private. Dati kasi naka-flat yung bahangin na to eh, wala yung mga bato. Ah, ganyan lang. Ngayon nabago. Siguro sinadyan nila ito kasi na ano lang soil erosion na dala. Ito na lang yung pinakaanan niya, yung beach na pwede ka mag-enjoy ng mga pura. Kasi yung surf club yata. Hapon na. Hapon na mga bes. Pero marami pa rin mga turistang ano, maglalakad. Dati dito, maraming ano ito. Yung buhangin, ano yan, pa hanggang doon. Tapos yan, wala pa yung mga bato-bato eh. Yan na yan. Bago lang yan. Kasi siguro nagkaroon ng soil erosion siguro. Gawa ng ano, ng tubig. Kaya ginanyan nila. Kasi dati yung buhangin, naka-level yan dyan. Yan yan, hanggang doon. 6 years ago lang yan. Tapos ngayon, sigawan yung mga bata. Nasira yung ano nila. Yung parang wheel. Ayan. Ayan o, puting-puti yung buhangin. Tawag ng lugar na to is Nosa Heads. Ulitin ko. Tapos kami kanina, dun kami dumaan. Tapos, bandang likod, dun yung ano, yung rock pool. Doon ako naligo, kasama ko sila. Kaso sila hindi naligo kasi nalamig yan daw. Kasi ngayon nasa mga 14 to 16 degree. Tapos alas 5 pa ng hapon. Tapos balak namin dito na lang siguro kami maghapunan. Pero maghahanap kami ng kape muna kasi nangangatog na kami. Malaking pagbabago ng ano ng Nosa Heads. Tapos ito naman yung car park. Yung car park nila yan. Tawagin ko si Chad. Tapos magpasyal-pasyal tayo dun sa ano, sa may parang mga store nila. Medyo hindi na gaanong ano eh. Gaanong maraming tao gawa ng hapon na. Meron ding nightlife dito. May mga kainan. Tara, pasyal tayo doon. Doon, yung nightlife. Chad, tara. Maglakad lang tayo. Nakarin lang natin doon. Ano? Dito. Ikot tayo. Malamig? O, mag-sukot siya tayo. O, malamig ka. Hindi, bukas yan.
maglakad-lakad lang kami dito sa ano, sa mga parang mga store or coffee shop. Si Karen naglakad-lakad siya mag-isa kasi may gusto siyang bibilhin. Kami naman. Ay, kino mo? Ha? Kino mo yung kuha mo, hayop, ganda. Ang timing sa ano eh, yung sa tubig. Sabi ko sa kanya, higa ka. Oh, higa. Sabi niya, higa eh, higa rin ako. Yan. Iniwan namin yung kutse kasi pwede namang mag-parking pag above 5 o'clock na kasi ang nakalagay 8 a.m. to 5 p.m. 3 p.m. So ibig sabihin nun from 8 a.m. to 5 p.m. 3 hours parking ka lang. So, paglagpas ka na ng 5 p.m, open na yun. At iwan mo pa yung kutsi mo hanggang alas 8 ng umaga din. Tapos mag-i-enjoy ka lang ng nightlife dito. Kasi dito may mga store, oh. Yan. May mga kainan, may mga store. Minsan may nag-acoustic band din dito. Ruby, yung bike, oh. Yan, may mga store dito. Eh, maghahanap nga kami ng kapihan ni Ruby. Kasi nangangatog na nga kami. Eh si Jan nakapunta nga dito pero hindi kami nakamas yan kasi nagmamandali kami noon. Sobrang lamig kasi mga bes. Grabe ano. 14 to 16 degree. Yan maglalakad maraming tao, mga turista. Ang hanapin lang namin ngayon yan lang, may kapihan. Baka meron dito sa unahan. Kala, ano yung nagbibinta ng kape sa Pilipinas? Aling Munang? Ka-Aling Munang ba yun? Eh, si Ruby tumahimik na kasi nilalambig na nga siya. Pero pati si Chad eh, hindi umubra yung ano eh, yung pagkasanay sa lamig sa aircon eh, pagdating dito mas malamig pa. Eh sa Pinas nga ako, nagkukumot ako ng basa na tuwalya. Totoo. Para lang malamig. Oo. Ano yun? Tapos full ba yung aircon ko nun? Tapos pagdating dito? Pagdating dito, wala, talo ako. Eh paano yung basa na tuwalya yun? Ah, pag tumawid nga si Robby, sanay na sanay. Kasi may kapihan daw dito. Oo, may kapihan. Parang wala rin eh. Oh, wala. Ah, mayroon. May gatas eh. Do you guys serve coffee? Ah, no. Do you know somewhere here? What's this? Ah. Oh. Okay, right there. Alright, cheers. Thank you. Huh? Where's 7-Eleven? Ba tayong daanan lang? Hey Siri, where's the 7-Eleven? Lagi.